Decisions. We make lots of decisions. Some simple, some are really significant, and some are life-changing. And today, you're about to face a decision that will impact you for eternity. But first, these are four important truths you must know. Number one, God loves you. In fact, He loves you so much that He gave His Son Jesus so that you may have eternal life. Life in its abundance. But most people are still confused and unsure about this. That's because man has a sin problem that separates him from God. The Bible says that every single one of us has sinned, and the penalty of this sin is death. So we try to solve this problem, thinking that religion, good works, and morals will be the solution. But all of those fall short, because the only solution is Jesus. Truth number three tells us that Christ is the only way to eternal life, a life united with God. Jesus even said that He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. He died and rose again, paving the way for us to God and life eternal. But is knowing this enough? Nope. Truth number four says that we must place our faith in Jesus for us to be saved. This is not our own doing, not even because of our own good works, only because of His grace. But how do we show our faith in Jesus? Admit that you've sinned against God and need to be forgiven. Believe that only Jesus Christ can save you and forgive you. Confess or declare Jesus Christ as your personal Lord and Savior. We put our trust in Him and His plans for us, giving Him full control of our lives. God is asking that you trust Him alone to save you. He's offering forgiveness and eternal life. God has given us eternal life, and this life is in His Son. And this decision is now up to you. Are you willing to trust and follow Jesus as your Lord and Savior? If you do, pray along with me as I lead you. Lord Jesus, I have sinned against You. Please forgive me. Thank You for dying on the cross for my sins. I need You. Please come into my life. I receive You as my Lord and Savior. From this day on, I choose to follow You. Amen. Thank you.
Thank you.
kayo po ay dumating para sa amin. And even as we look back on 2021, Lord, you have been the God who has been with us. The good God, despite us. And Lord, as we come to the end of this year, we're looking forward to 2023. How can we not believe that you will still be the God of 2023? Our good God, we worship you, Lord. Every breath that I am able.
sing of your goodness. Panginoon, maraming salamat. For you have died on the cross. Life in you forever. And so, Father, we worship you with all our heart, with all our might, with all our soul, for your glory and your glory alone. My Lord, what love is this that he so dear? And loving God, let us now join together and worshipfully read His word as one family. We will read from Romans chapter 15,
verses 14 to 28, and Romans chapter 16, verses 25 to 27. Let's read. And concerning you, my brethren, I myself also am convinced that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge and able also to admonish one another. But I have written very boldly to you on some points so as to remind you again because of the grace that was given me from God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, ministering as a priest to the gospel of God so that my offering of the Gentiles may become acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Therefore, in Christ Jesus, I have found reason for boasting in things pertaining to God. For I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me, resulting in the obedience of the Gentiles by word and deed, in the power of signs and wonders, in the power of the Spirit, so that from Jerusalem and round about as far as Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. And thus I aspired to preach the gospel, not where Christ was already named, so that I would not build on another man's foundation. But as it is written, they who had no news of him shall see, and they who have not heard shall understand. For this reason, I have often been prevented from coming to you. But now, with no further place for me in these regions, and since I have had for many years a longing to come to you, whenever I go to Spain, for I hope to see you in passing and to be helped on my way there by you when I have first enjoyed your company for a while. But now, I am going to Jerusalem serving the saints. For Macedonia and Achaia, I have been pleased to make a contribution for the poor among the saints in Jerusalem. Yes, they were pleased to do so, and they are indebted to them. For if the Gentiles have shared in their spiritual things, they are indebted to minister to them, also in material things. Therefore, when I have finished this and have put my seal on this fruit of theirs, I will go on by way of you to Spain. Let's continue. Romans 16, 25 to 27. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen and amen. May God bless our reading of His Word. Pwede na po tayong umupo. Ngayong araw po na ito, tayo ay sama-samang mag-celebrate ng Lord's Supper. At sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, He took the cup also after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.' For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Pinagdiriwang po natin ang Lord's Supper ng may pasasalamat at pagsamba. Taus-puso pong pasasalamat at pagsamba. And as we just read, Jesus thanked God for the bread, which symbolizes His body, and for the wine, which symbolizes His blood. And when we partake of the Lord's Supper, ginagawa po natin ito ng may pasasalamat para sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Dahil binigay niya ang kanyang buhay para po ma-enjoy natin ang ating kaligtasan. At dahil kay Kristo, tayo
ay makakaranas ng tunay na buhay, buhay na buhay kasama ang Panginoon, puno ng pag-asa at may katiyakan ng buhay na walang hanggan. And when we celebrate the Lord's Supper, we publicly declare His death, His resurrection, and His second coming. And we do so with gratitude and reverence. At this time, let us pause and reflect. Pasalamatan po natin ng personal ang ating Panginoon sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para po sa ating kaligtasan. Gamitin din natin ang oras na ito para humingi ng tawad para sa ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. Tayo'y panumandaling manalangin. Just a few reminders, if you're not yet sure about being a follower of Christ, may mga tanong pa po kayo kung ako ba'y tunay na anak ng Diyos, ako ba'y tunay na may kaligtasan, wala kayong kasiguraduhan. At kung meron kayong tingin nyo na isang mabigat na pinagdaraanan na gusto nyo munang ayusin sa Panginoon, hindi po namin kayo pinipilit mag-partake ng ating communion, this of the bread and the juice. At kung gusto nyo pa pong makilala si Jesus, we are inviting all of you after po ng ating worship service this afternoon na pumunta po, paglabas nyo lang po ng pinto in our welcome center. Meron po mga naghihintay sa inyo doon na mag-share sa inyo nang maintindihan po natin kung ano ba itong gospel ng Panginoon. Ano ba itong kaligtasan na ating pinag-uusapan? Kaya if you are that person, I want you to go to the Welcome Center later after the service. Let us pray. Dear God, we thank you for today. We thank you for forgiving us of our sins. We thank you for just allowing us to come before you nang may kumpiyansa, nang walang pag-aalinlangan. Salamat po dahil binigyan mo kami ng kalayaan. Nararanasan namin ang tunay na buhay dahil sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. And we thank you, Lord God, for forgiving us of all our sins, for our salvation. We remember and honor you, our Lord and our Savior, Jesus Christ. Let us partake the bread. And the juice. Aming Diyos, Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami makapagpuri, sumamba, magpasalamat, at makinig ng iyong salita ng walang takot, Panginoon. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming worship service today that more people will come to know you, O God. Lalo na po yung wala pa pong pagkakilala sa inyo, nawa matagpuan nila kayo. Maranasan nila ang iyong pag-ibig at wala pong lalabas ng lugar na ito na hindi mo binago, Panginoon. Nawa makatagpo nila kayo, Panginoon, ng panibagong paraan, in a fresh way, Lord God. And let there be transformation today in our lives, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We are happy to inform all of you that Intentional Discipleship Conference 2023 is now fully on site after 3 years. Palakpakan natin ang Panginoon. You will get to experience the best of this annual event as you listen to our international speakers
live right here at this very stage and choose from the 7 relevant workshops. You can join face-to-face as well as you get to share and interact with other participants. To know more about our IDC workshops, let us watch this video. We live in a world that's perpetually on edge. With economic instability, conflicting political leanings, and the rise of a woke generation, the church itself also faces challenges unprecedented, with biblical illiteracy, painful division, and spiritual disconnection. As followers of Christ, to respond to these challenges is to ground ourselves in the truth and the Word of God Himself. Let His grace carry you through, and let no wave in this broken world drown you out. Be equipped at Intentional Discipleship Conference 2023, anchored, standing true against the tide, January 26-28, 2023, live at the CCF Center. Our workshops are crafted to help you navigate the wind and waves of the spiritual journey. May it be in thriving to serve God through your business, in understanding the new generation biblically, in rediscovering house fellowships, in being united as a church, in discipling your family in the digital age, or in starting your discipleship journey. Buy your tickets now. Early bird rates end on December 31, so visit the IDC booth at the ground floor lobby and visit idc.org.ph to know more about the workshops. At sa nakita po natin at napakinggan natin, the tickets are available now. So after the service, go straight at the ground floor lobby to get your tickets today. Okay po ba yun? To avail of the early bird rates and all that bundles that you can have a group attendance. Why don't we pray right now as we start the service? Aming Diyos, Ama sa langit, maraming salamat po sa araw na ito. Pinapanalangin namin ang bawat isa na naririto, Panginoon. Katagpuin mo po kami, Panginoon. We pray for our dear brother Paul De Vera as he share the word, Lord God. Let him be your mouthpiece, Lord God. Let him be, Lord God, your vessel, Lord God, that we can be encouraged, Lord God. Maintindihan namin ang iyong biyaya, ang iyong kabutiang loob, Panginoon, na kami mahal mo at kami merong pag-asa sa inyo. Pinapanalangin namin ang bawat parte ng aming worship service ngayong hapon. Panginoon, hawakan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming mga gawain. Binibigay namin lahat ng papuri at pagsamba sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. God bless you all. Ang series natin ngayon ay Living the Full Life. Ano po ba yung itsura ng full life para sa inyo? Diba? Last Sunday po pinag-usapan natin kasama si Pastor Bong, you pursue building up. Kung gusto mong mag-umapaw, diba? You pursue building up. Huwag ka nang gumawa ng maraming kaaway. Maging encourager ka. Diba? At pagkatapos po, ano pa yung tinuro niya? Second point po natin, prioritize others. Yung mga katabi nyo po ba, mga kapamilya nyo, katabi nyo, mas nagiging selfless na po ba kayo sa bahay? Or hindi pa po? Okay, meron mga yung tumitingin sa kapamilya nila, parang, sahay ka sa'yo, makinig ka eh. Oo, wag nyo po masyado paringgan. Eh sabi, powered by God. Kailangan po tayo empowered by God para gawin itong lahat ng ito. At nagtapos po si Pastor Bong last week, ang kanya pong topic, parang in-emphasize po niya yung hope. Kasi po yung totoo, ang living the full life po, para maramdaman ng iba na buo ang buhay natin, kailangan nakikita nila sa atin. Itong taong to parang di nawawala ng pag-asa. Itong taong to parang hindi nawawala ng gana mabuhay. Sino dito ganado mabuhay? Okay, thank you so much. Sana po lahat tayo ganadong mabuhay kasi yun po ang will sa atin ng Panginoon eh, di ba? Si Jesus po came to
for us to have life and have it abundantly. At kasama po dyan, dapat buo rin ang pananampalataya natin sa Panginoon. So mag-umpisa po tayo dito. Sabi nila, a picture paints a thousand words. Ano pong napapansin nyo sa picture na ito? Okay. Dalawang babae po ang nag-uusap o nagno-notes. Napansin nyo po ba na may kamay si ate dito at may kamay pa rin siya dito? Napansin nyo ba yon? Oo, ano kaya yun? Di ba? Ito po ay salamin. Yung lamesa po, sa pag-iitan nilang dalawa, eh may salamin. At yung nakikita nyo sa ilalim, ay yung isang babae. Ito, di ba? Kaya man kala nyo, tatlo yung kamay ni ate. Kasi may kamay pa dun eh. Ganyan, a picture is worth a thousand words at maraming ibig sabihin yan. Tingnan nyo pa tong isang litratong to. Ano po ang nakikita nyo sa picture? Ano po? Dagat. Nakikita daw po nila dagat. Isang beach. Yan, beach. Yan po ba talaga ay dagat? Ayun, tama si kuya. Ito po ay kotse na nakaparada at kailangang ayusin sa talyer. O pero, ang tingin po natin, beach. Di ba kahit wala naman tayong nakitang araw o bangka o ano pa ba, mga nagsasunbaiting. Opo, kotse po itong nakagarahe. Eto pa, isang litratong titignan natin. Ayan. Kilala niyo po ba yung nakikita niyo? Sino kaya yan? Anong napapansin niyo sa litratong ito? Okay? Malaki ang tenga. Mahaba ang buhay. Malaki rin po ang eye bags. Ayan. Kaya yung eye bags ko po, wag niyo pong sasabihin, lagi ako nagpupuyat. Hindi po, pinanganak ako, may eye bags na ako. Ito ang baka hindi niyo napapansin. Bawal akong magkamali. Napansin niyo? Ang lapis ko walang pambura. Di ba? O pag naupod yan, mag-aaral ka pa ulit. Meron pa ditong isa pa. Aaral ka pa. Kaya ganyan po kasi pag mag-aral, kala mo tuwang-tuwa ako? Hindi. Pero syempre, pag nag-aral ka maigi, nagkaka-award ka. Sorry, dyan lang yun sa malaking screen tignan. O di ba, meron din akong dalawang medal. Ang masaya talaga ay ang nanay. Yung bata, malay ba niya kung ano yung nakasabit sa kanya? Di ba? Pero a picture is worth a thousand words. Yan po ang mensahe natin ngayong hapong ito. A picture of the full life. Tingnan po natin yung Book of Romans po. Ito sa kabuuan is a picture of a full life. Lahat tayo nag-umpisa sa kasalanan. Sin. Kaya nga chapters 1 to 3 is sin eh, di ba? At ang gusto natin dito, hahanapin natin paano ba tayo magiging righteous. Hindi natin kaya maging righteous sa sarili lang po natin eh. Di ba? Kaya po binigay yung sagot sa chapters 3 to 5, yung salvation po natin, ipinatong sa atin ng Panginoon. Hindi tayo mga magagaling na mga nilalang na bigla na lang bumait. Ipinapatong po yung righteousness ng Panginoon sa atin. At dahil doon, kailangan po tayong masanctify. Kaya po meron tinatanggal sa buhay natin, mga pagkakamali, mga kasalanan, kinokorekt tayo at pinapalakas po sa puso natin yung righteousness. Sovereignty, kala nyo parang nag-commercial ano lang no, si Apostle Paul, pero kabahagi ito ng kabuuan ng kwento. Kasi ang pinapakita nito, God is sovereign. Mula sa kwento ng Israel, kung paano siya naging tapat, kahit na hindi sila naging tapat, hanggang sa kwento natin, mga hintil, mga hindi taga-Israel, talaga pong tapat ang Panginoon. And siya po ang example ng righteousness. Kaya po sa pagtatapos natin ng Romans, chapters 12 to 16, isasali na natin yan sa buhay natin. At itong living the full life, is actually living everything, lahat ng inaral natin dito sa Romans, gagawin natin siya ngayon sa buhay natin. Kung ang buhay niyo po ay isang larawan, ano pong makikita natin sa picture?
Kaya nyo ba yung isipin? Kung isasummarize po ang buhay ninyo, mga kapatid, ano pong makikita sa picture? Pera ba yan? Isang picture frame lang po ha. Yung iba parang, siguro nung 1-year-old ako, ito ang picture. Hindi. Kabuuan ng buhay mo, anong summary? Anong makikita sa buhay mo pag nilagay natin siya sa picture frame? Okay? Tingnan po natin ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito at ang picture po natin ay si Apostle Paul. Okay? Napakahalaga pong tignan sa buhay ni Apostle Paul yung kanya pong halimbawa. Si Paul po, nung sinulat niya yung Book of Romans, nung sinulat po niya itong librong ito, gusto po niyang magbigay ng patotoo sa mga tao doon sa Roma. Si Apostle Paul po ay sumusulat sa mga taong hindi pa niya nakita. Hindi pa niya sila napritsyan. Hindi pa siya nag-guest doon eh. Di ba? Pero kaya tingnan niyo po ang haba-haba ng sulat na ito, Romans chapter 1 hanggang chapter 16. Di ba? At ito po pinapakita niya gaano katotoo yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. At yan po makikita natin sa chapters 15 to 16. Apat na punto po ang aaralin natin ngayon. Ang unang-una po, a picture of the full life. Ang unang litrato is a recipient of God's grace. Ang buhay po na siksik, liglig at umaapaw sa grasya ng Panginoon, ibig sabihin talagang link kayo, kabit kayo sa Panginoon, nakadikit kayo sa Panginoon. At walang ibang magtatawid sa inyo aside from the grace of God. Kaya nga po may kanta, di ba? Amazing grace. Kaya nga amazing yung grace. Kasi yun po ay handog na binibigay ng Panginoon at nababago ang buhay. Tingnan po ninyo sinabi ni Apostle Paul. Romans 15:14-15. Magpapatuloy po tayo, basahin natin. And concerning you, my brethren, I myself also am convinced. Kumbinsido ako. Okay? That you yourselves are full of goodness. Hindi pa niya sila nakikita pero marami na siyang narinig tungkol sa church doon sa Roma. At alam niyang sila po, punong-puno ng goodness, filled with all knowledge and able also to admonish one another. Alam niya na nagfa-function ng maayos yung simbahang ito. Alam niyang maayos na mga believers itong mga taong to. Ano sabi niya? But I have written very boldly to you on some points so as to remind you again. Sino po dito may nanay na paulit-ulit palagi ang paalala sa inyo? Sinabi mo na yan. O, di ba? Ang dami. Na-experience nyo na ba yun sa bahay? Yung sinabi, anak, itabi mo na nga itong mga ano. Tapos maya-maya lang, anak, itabi mo na nga itong mga ano. Di ba? Tapos sasagot ka, sabi mo, sige mama, mamaya, gagawin ko lang itong isang ginagawa ko. Anak, itong i-ano, mamaya na nga. Wow! Galit pa. Bakit? May masama ba sa pag-remind? Alam nyo, pag ako nagpipreach po, minsan naiisip ko po ito, ha? Lalo na itong romance. Pag iniisip ko, hala, nasabi ko na yun last time, eh. Ulitin ko ulit. Eh, yung iba rin mga nakikinig naman sa atin, alam ko na yan. Hindi ko napapakinggaya, alam ko na yan. Pero alam nyo po, mahalaga yung reminder, ha? Si Paul at saka si Peter, ministry po nila na ipaalala sa mga kapatiran ano yung talagang nagbabago ng buhay. Kasi po, in the Christian walk, maraming beses po nating makakalimutan yan. Minsan po, Kristiyano na tayo, natataas na tayo ng kamay, worship po tayo. Alam natin yung gospel. Pero pag dumating yung bagyo sa buhay natin, parang wala tayong kinakapitan eh. Naku, nabasted ako. Ganyan. Kala mo, walang Diyos oh. Diba? Kaya ka-importante po, nire-remind tayo. At yun yung ginagawa ni Paul sa kanila. Because of the grace that was given me from God. Grace po ng Panginoon ang nagpapagana kay Paul para magpatuloy po siya sa ministry na binigay sa kanya ng Panginoon. And he will always repeat that. Tingnan po ninyo, ha? Romans 12 verse 3. Through the grace given to me, I say to everyone among you, at sasabihin po niya yung kanyang mga lessons. 1 Corinthians
Sumulat siya sa taga-Korinto. Sabi niya, according to the grace of God which was given to me, eto, pinapasa ko lamang sa inyo. Nakikita po ninyo, yung ministry niya, ang nagfu-fuel doon ay grace ng Panginoon. Kaya po sa 1 Corinthians 15, no, tingnan niyo sinabi niya, but by the grace of God, I am what I am. Kung ano ako ngayon, ito ay dahil sa grace ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, sa katapatan ng Panginoon. Hindi ako yan. Tingnan mo, palagi siya sasabihin, no? I labored even more than all of them, yet not I. Hindi ako, but the grace of God with me. Kayo po ba? Pag kayo naglalakad at nagpumapasok sa school, pumapasok sa office, do you show people that you live by God's grace alone? O mas pinapakita po ninyo yung lakas ninyo? O yung galing ninyo? O yung passion ninyo? Tapos nalalagay na si Jesus sa background. Ano po ang salamin ng buhay natin? Pag tiningnan natin ang buhay natin, anong nakikita? Nakikita ba ang grace ni God sa atin? Nakikita ba ang kabutihan ni God sa atin? Ginagawa ba natin yung mga bagay na yun para ibigay yung glory pabalik sa Kanya? Importante po na hindi natin kinakalimutan that the grace of God is the one that sustains us. Ito po ang nagbibigay pag-aalab sa puso natin. Tingnan po ninyo ang ginawa ng grace kay Apostle Paul. Ano bang past life ni Apostle Paul? Sinabi po niya kay Timothy ito. Sabi niya, even though I was formerly a blasphemer. Blasphemer. Ano pong ibig sabihin ng blasphemer? Ito po yung parang talagang binabaliktad mo yung katotohanan para bigyan, para siraan ng puri ang Panginoon. Ganun po ang ugali ni Apostle Paul. He was a persecutor. Sinusuyod po niya yung mga lugar na yan. Sinusuyod po niya yung mga tahanan ng mga Kristiyano at kinuhuli po niya sila. And he is a violent aggressor. Natutuwa nga po siya kapag may nasasaktan eh. In fact, nung pong pinagbabato ng bato si Stephen, nandun po si Paul. At talaga pong kampante ang kanyang puso. Sige, patayin niyo yan. Ganong klaseng tao si Paul. Pero sabi dito, yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. Ang dami kong hindi alam noon. And the grace of our Lord was more than abundant with the faith and love which are found in Christ Jesus. Nagbago po ng tuluyan ang kanyang buhay at ginamit siya ng Panginoon para mag-minister. Ngayon yung mga taong takot kay Paul, gulat na gulat ngayon sila. Ha? Kalaban natin yan ah. Bakit nagpipreach na ngayon? Bakit nagsasalita na ngayon? Bakit nagsishare na ng gospel ngayon? Ha? Galit sa atin yan ah. Ganun po ang issue sa kanya. Pero nagpatuloy po siya. Sabi po niya, oh, it is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners among whom I am foremost of all. Ina-highlight po ni Paul, kung usapang kasalanan lang, top-notcher ako dyan. Kung usapang mali lang, andun ako sa pinakauna. Pero iba ang grace ni God. At yung grace na yun po ay nakikita natin in Christ Jesus. So that in me as the foremost, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those who would believe in Him for eternal life. Nagiging patotoo po tayo. Ngayon po, meron tayong pastor dito sa CCF. Bugbog sarado po siya sa kanyang tatay. Hindi po siya lumaki na talagang minahal ng tatay niya. So ano pong nangyari sa kanya? Naging rebelde po. Naging rebelde, naging komunista. At isa po siya sa mga tanyag doon sa kanilang lugar. Kasi po marami siyang eskwelahang napasara. Napasara kasi nawala ng estudyante. Nag-walk out yung mga students. Yung mga uso po yung mga welga-welga. Dami niyang nakuha. Siya yung pinakamagaling. Siya yung pinaka wild pagdating sa mga ganyan. Pero isang araw, na-meet po niya ang Panginoon. Binago ang takbo ng kwento ng kanyang buhay. Ngayon po, siya'y pastor. Ibang level.
Grace ng Panginoon yun. Grace ng Panginoon yung kumikilos para baguhin yung mga buhay natin. Akala natin walang-wala na, patapon na, sira na, wala nang mababawi. By grace alone, babaguhin niya ng Panginoon. Sabi po ni W.E. Best, the sinner apart from grace is unable to be willing and unwilling to be able. Kapag wala po tayong grace, hindi na po tayo magiging willing magtrabaho para sa Panginoon at maging yung kakayahan para gawin yung kagustuhan ni Lord, wala rin po sa atin. Grace po ang gumagawa nun sa buhay natin. Kayo po ba, have you been touched by the grace of God? Konti lang po. Naku, babalik po tayo ng Romans chapter 1. Have you been touched by the grace of God? Yes! At dapat po nakikita yon sa buhay natin. At kung nakikita po yon sa buhay nyo, mga kapatid, baka po dapat natin ding tignan ito. Share God's amazing story in your life and let your testimony lead others to Christ. Pwede nyo pong isubmit yung inyong kwento. At kapag po kayo, yung kwento po ninyo nagamit para po may ma-inspire na tao, or eventually po magamit po kayo sa pulpito, mapakita po natin yung grace ni God sa buhay nyo kahit gaano pa kadumihan, kahit gaano pa kawasakyan, kahit gaano karaming pagkakamali na gawa mo, mag-glorify natin ang Panginoon. Kasi ang grace ni God, it works even in the worst of sinners. Paul was a recipient of God's grace. Kayo po ba? Are you a recipient of God's grace? Susunod nating makikita, ang full life daw po, makikita rin natin if we get to minister or be ministers of God's gospel. Ngayon, pag nakita po natin yung salitang minister, ang iniisip po natin, ministro, pastor, di ba? Tumatayo sa stage or tumatayo sa simbahan, ganto ganyan. Pero ano ba talaga yung salitang minister? Di ba? Sabi po dito ni Paul, patingin po natin to, ha? Romans 15:16. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin yan, maging lingkod ng Panginoong Hesukristo. Maging lingkod ni Kristo Jesus. Yan po ang translation. Lingkod, paglilingkod. Huwag niyo pong isipin na ang pagiging minister, kailangan po malakas ang boses natin, tatayo tayo sa harapan ng maraming tao, magpipreach tayo, igaganyan natin ang Bible, pupukpukin natin yung pulpito. Hindi po yun ang ibig sabihin ng minister. Ang minister po naglilingkod. At sa bawat ginagawa po nating paglilingkod, dapat nag-glorify ang Panginoon. Kunyari po sa opisina, kayo'y naglilingkod para sa Panginoon. Siyempre, nagtatrabaho rin kayo para sumweldo. Pero, di ba? Gagawin mo yung best mo kasi gusto mo mag-glorify ang Panginoon. At pag nakita, bakit ang galing-galing mo? Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit ang saya-saya mo? Wala tayong 13th month. Oo, di ba? Bakit masaya ka? Kasi nakuha ko na yung sa akin. Hindi, joke lang. Kasi yung saya ko hindi sa pera sinusukat eh. Yung saya ko nakukuha kasi buo ako kay Kristo. Di ba? Dapat ganun tayo. Dapat nakikita po, we are ministers of Christ Jesus. Bit-bit natin yung pangalan ng Panginoon sa buhay natin. So sana po, mas makita si Jesus sa lives natin, ha? Sabi po dito, ministering as a priest, the gospel of Christ. Ano ba yung gospel? Ano po ba yung gospel? It is the good news. At pag po tayo nagkakaroon ng Lord's Supper, di ba? Lord's Supper kanina. For I delivered to you as of first importance. Ito po yung gospel. Christ died for our sins according to scriptures. He was buried and he was raised. Yung kwento po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang gospel. Yun po ang best news ever. Yun po ang God's way to heaven. Yun po yung solusyon sa mga problema nating lahat. Akala natin ang solusyon sa problema natin, pera, pag-ibig, ano pa? Trabaho daw, o trabaho. Paano pag wala ng trabaho? Saan ako huhugot ng pag-asa? Diba, kahit po mangyari yan sa atin,
meron tayong mapaghuhugutan ng pag-asa. Yung gospel po, binigay sa atin. Buong-buo po natin. Ito yung pinaka-importante. First importance eh. Ito yung pinaka-importante. Ang tanong, pinapasa ba natin? Kayo po ba nag-share kayo ng gospel? Sino po nag-share ng gospel sa inyo? Ayan, o konti lang. So, ang dami nating hindi nag-share. Mag-share po tayo. Kasi yun ang first importance. Yun ang pinakamahalaga. Dapat pinapasa natin sa iba. Kayo po, may makakakilala kayong hindi pa nakakakilala kay Lord. Dapat lang marinig nila yung gospel. Dapat marinig nila yung pag-asa. Nabayad ang kanilang mga kasalanan. Binayaran ng Panginoong Hesukristo. At ito pa, ibang level si Jesus Christ. Tingnan niyo po, sulat ni Paul sa mga taga-Pilipo. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Tularan niyo ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Although He existed in the form of God, Diyos siya, He did not regard equality with God a thing to be grasped. Hindi niya ipinagyabang. Hindi siya nagmataas nung dumating po siya dito sa earth at sinabi ng mga angel, "Joy to the world, the Lord has come." Nung lumaki po si Jesus, hindi po siya nagsiga-siga. Sabi ng angels, sa "The joy to the world, the Lord has come." Akong Lord, akong Lord. Hindi ganun si Jesus. Ano pong ginawa ni Jesus? Sabi po niya dito, but emptied himself. Taking the form of a bond servant, doulos in Greek. Bond servant, ibig sabihin committed siya, na maglilingkod siya. Committed siya na gagawin niya yung utos ng Panginoon sa kanya. And being made in the likeness of men. Naging katawang tao po siya. Diyos siya, ha? Biruin po ninyo habang binubugbog siya, habang nilalatayan siya, habang dumudugo po siya. Diyos pa rin siya. Pero hindi siya nagmataas. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. At ito pong ginagawa ng ating Panginoon. Kaya niya ginagawa ito para bigyan tayo ng kaligtasan. Kasi wala pong kahit sino sa atin dito pwede magligtas ng sarili ninyo. Meron po ba ditong pag kayo pinako sa krus, mababayaran niyo po ba mga kasalanan ninyo? Hindi. Ano ba yung dugo natin? Dugong makasalanan yan eh. Di ba? Ang kailangang mag-sacrifice yung pure, yung unblemished. At si Jesus Christ lang ang kayang gumawa nun. At yun po ang ginawa niya. Di ba? Kaya dapat napapasalamat po tayo sa gospel, sa truth ng ginawa ng Panginoon sa atin. Tingnan po niyo itong kantang to ni Andre Crouch, My Tribute. Alam niyo po yung kantang to? How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. Alam niyo po yun, lahat ng bagay binigay sa atin ng Panginoon. Lahat ng bagay, lahat ng kaya niyang gawin, ginawa niya para gawin tayong buo. Kaya nga yung bridge nun, sabi, just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. At ito pinakamaganda. And if I gain any praise, let it go to Calvary. Kasi sa dulo po ng buhay natin, pag may nagsabi sa atin, napakagaling mo namang Kristiyano, nabibless naman ako sa iyo kapatid, uy napaka mapagbigay mo naman, uy napakaganto mo naman, napakaganito mo naman. Lord, kung merong magbigay sa akin ng praise, ng glory, ibabalik ko sa Calvary. Kasi kaya lang natin to nagagawa. Kasi tapat ang Panginoon sa atin. Kaya natin ito nagagawa kasi mabuti ang Panginoon sa atin. Kaya po tayo nag-extend ng pagmamahal natin sa iba kasi naramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At kaya po tayo patuloy na lalaban sa buhay. Kaya po tayo patuloy na mabubuhay. Kasi gusto natin mas maraming taong makakilala sa Kanya. Ang tanong, bit-bit po ba ninyo yung pangalan ng Panginoong Hesukristo? Are you also a minister of the gospel? Dapat po, ganyan ang ating tungkulin. Dapat po makita niyan sa buhay ninyo.
Sabi po dito, ayan, si Pedro po ang sumulat nito. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. So that, ano daw pong gagawin? Yung pagtawag sa atin, yung pagpili sa atin, yung pag-reach out sa atin ng Panginoon, may purpose yun. For us to proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Kayo po ba? Instrumento kayo? Nakikita po bang kayo ay nasa liwanag na? O madilim pa rin po ang tingin ng tao sa inyo? Kung natikman na natin ang kabutihan ng Panginoon, dapat nagliliwanag po yung buhay natin. Dapat mas nakikita po si Jesus na buhay siya sa puso't isipan natin. Are we making a difference? Nakikita ba si Kristo sa bawat arte natin, sa bawat salita natin, sa bawat pakikitungo natin sa iba? Sentro ba ang Panginoong Hesukristo ng mga buhay natin? Yun po ang dapat nating tignan sa ating mga sarili. Punta po tayo sa ating pangatlong point, instrument of God's power, a picture of the full life. So full life, pag buo ang buhay ko, dapat recipient ako ng grace ni God, dapat nagmi-minister ako ng gospel, ibig sabihin bit-bit ko yung mabuting balita, I should also be an instrument of God's power. Makita dapat sa akin na powerful ang Panginoon. Tignan po niyo sinabi ni Paul. Romans 15:17 to 18. Sabi po niya diyan, "Therefore in Christ Jesus, I have found reason for boasting in things pertaining to God." Kung meron akong ipagyayabang, hindi tungkol sa sarili ko. Ang mas ihahayag ko, ang mas ipangangalandakan ko, mas ipagsisigawan ko, yung mga bagay tungkol sa Panginoon. "For I will not presume to speak of anything except," wala siyang ibang ituturo, wala siyang ibang sasabihin, "except what Christ has accomplished through me, resulting in the obedience of the Gentiles by word and deed." Maganda po itong salitang to, accomplished. Ito pong salitang to in Greek is katergazomahi. Ang ibig sabihin po nito, tinatrabaho ng maigi. Ibig sabihin po, binubuhos yung lahat na effort, binubuhos yung lahat na lakas para ang makita si Kristo. Yun po yung sinasabi dito ni Pablo. Sabi niya dito, wala akong ibang gustong makita ng mga tao sa buhay ko kundi yung power ni Jesus. Yung kakayahan ni Jesus. At si Jesus po, siya yung nagtatapos ng ating kwento eh. Siya po yung nagkakarga sa atin. Diba? We died to sins. Therefore, we are alive in Christ. Kaya sa punto pong sinurrender niyo yung buhay niyo sa Panginoon, sinabi niyo, "Jesus, ayoko nang mabuhay ng sarili ko lang. Lord, ikaw na ang Diyos. Ikaw na ang Savior. Ikaw na ang bossing ng buhay ko." The moment you said that prayer, and the moment you decided to live out that faith, makita sa buhay ninyo, makita sa buhay ko, makita sa buhay nating lahat, kumikilos ang Panginoon. At unti-unti po, pinupuno niya para ang makita sa mga buhay po natin ay yung katotohanan niya, yung katapatan niya, yung kapangyarihan niya, yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya. Kita ba si Jesus sa atin? Yun po ang lagi nating i-review, lagi nating tatanungin sa ating mga sarili. So si Pablo po, kita nyo, sira ang buhay nito dati. Galito sa mga Kristiyano dati. Pero ano nagawa niya? "It resulted in the obedience of the Gentiles by word and deed." Sa paanong paraan? Paanong paraan na nakumbinse yung mga hentil? Ito mga hentil na ito, mayroon silang mga sariling Diyos. Sa Hudyo po kasi, kilala na nila si God . Pero pag Gentiles, ang dami pong gods tsaka goddesses sa kanila. Meron silang Diyos para sa pagbubuntis. Meron din po silang Diyos para sa pag-ibig. Meron din po silang Diyos para sa kayamanan. Meron din po silang Diyos para pag naglayag ka ng papunta ng dagat, magdadasal ka dun sa Diyos ng dagat. Meron ding Diyos ng lupa. Meron ding Diyos ng hangin. Meron ding Diyos ng bundok. Ang dami nilang Diyos. Wala sa kahit sinong mga Diyos na yun ay nagpatunay na totoo sila.
Kasi isa lang ang Diyos. At yun ang Diyos natin. At yun ang Diyos ni Pablo. At nakita siyang buong-buo kay Kristo. Dahil si Kristo ay Diyos. Tingnan po ninyo nangyari ha. By the power of signs and wonders in the power of the Spirit. Ang dami niyang nagawa, ang dami niyang napakitaan ng power ng Panginoon, pinatotohanan niya sa kanilang lahat na kayang magbago ng buhay ng Diyos. That from Jerusalem and round about as far as Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. And thus I aspired to preach the gospel, not where Christ was already named, so that I would not build on another man's foundation. But as it is written, they who had no news of him shall see, and they who have not heard shall understand. Anong sinasabi ni Pablo dito? Hindi siya nagpapigil. Hindi siya napagod. Hindi siya na-disappoint. Hindi siya nawala ng pag-asa hanggat buhay si Paul. Simula nung Damascus, nung nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesukristo, hanggang sa araw ng kamatayan niya, hindi siya tumigil. Nabitbitin yung pag-asang meron siya sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng hirap, sa kabila po ng lahat ng problema at pasakit. Tingnan po ninyo ito ha. God was performing extraordinary miracles by the hands of Paul. Nagbalagay na po ng panyo, pinapahid na po kay Paul at yung panyo na lang yung dinadala sa ibang tao para gumaling sila. Diyan po yung naimbento yung mga nagbebenta ng mga panyo. Ilabas ang mga panyo, ganyan. Ito po iba. Kasi hindi po panyo yung may power eh. Ano po yung power dito? Diyos. Yung pagtawag, yung pagput ng faith natin kay God, yun po ang gumagawa ng milagro. Yun po ang may kapangyarihan. Yun po ang nagmi-ministeryo. So that the handkerchiefs or aprons were even carried from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out. Ngayon po, hindi ko po sinasabing magmilagro tayong lahat. Napaglabas po natin dito lahat ng mga may sakit, pagalingin natin. Ang dami po naming makakilalang may COVID ngayon. Hanggang ngayon may COVID pa rin. Ha? Paano 'yan? Ito yung miracle. Kahit may sakit, masaya pa rin. Ito yung miracle. Paano ang kakaroon ng miracle? Mahirap lang kami. Wala nga. Buti nga kayo may 13th month. Kami wala kaming 13th month. Hindi 'yun yung miracle. Eh. Yung miracle, kahit salat sa pera, buo at masaya. Kasi buhay ang Panginoon. Yun ang miracle. Ang daming problema. Ang mahal ng bilihin, ang lungkot naman dito sa Pilipinas. Pero, totoo ang Diyos. Buhay ang Diyos. Mabuti ang Diyos. May dahilan tayo para pumalakpak. May dahilan tayo para sumaya. May dahilan tayo para ma-excite sa Pasko. Hindi para sa regalo, ha? Sana po, higit dyan, yung pag-asa na kukuha natin sa Panginoon, yun yung maging excited tayo. December na po, ibigay mo na si Kristo sa iba. Iparanas mo na sa iba yung good news. At dapat nakikita sa inyo. Tingnan niyo po ito ha, magsishare kayo ng gospel. Lalapit kayo. Narinig mo na ba yung good news? Sa palagay niyo po, mag-oo sila sa inyo. Gusto ko lang i-share sa iyo yung good news. Ito, basahin mo dyan. Sa palagay niyo po, natutuwa sila? Hindi. Ayokong ganyan ang good news, ayoko na lang. Sa bad news na lang ako. Kailangan nakikita po sa buhay ninyo na yung good news ay good talaga. Kaya dapat na i-experience natin ang grace ni God, ang faithfulness ni God, ang kabutihan ni God sa buhay natin. Hanggang sa tao na lalapit sa'yo, kapatid, bakit ang saya-saya mo? May panahon ka ba? Share ko sa'yo to. Di ba ganun? Kapatid, bakit ang saya-saya mo? Kapatid, bakit kahit ang daming problema, parang buong-buo ka pa rin? Si Jesus yan. Ganun. Nagagawa niyo ba yun sa mga kapitbahay ninyo? Minsan po, magpatugtog kayo ng praise and worship sa bahay. Pag Sabado, lakasan niyo ng konti.
Tapos pag may lumapit sa inyo, medyo malakas yung patugtog mo. kasi gusto ko marinig mo to. Ano ba yan? Halika dito, mag-church ka dito sa bahay namin. Di ba? O yung mga nanonood sa inyo sa TV. Ayan, yung nanonood sa atin sa TV o sa YouTube. Wag ko kayo manonood lang habang sa cellphone po, ilalagay nyo, magsa-Sunday service na ako, nakatayo dyan, tapos iba na yung gagawin ninyo. Tapos magtapos na yung service, kukunin nyo na. Tapos magko-comment na po kayo ng, praise God. Wag naman ganon! Di ba? Kung nakatutok na tayo ngayon, ayan, nakikita nyo na, itag nyo na yung friend nyo, kailangan marinig ito ng kaibigan ko. Oy, makinig ka dito, tag mo! Diba? Marami po tayong pwedeng gawin para sa Panginoon eh. Ang tanong, ginagawa ba natin? Gamitin po natin yung ating buhay para maging blessing tayo sa iba. Paano natin yun gagawin? Fruit of the Spirit. Be filled, be empowered by the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ang ibig sabihin ng huling linya, yung against such things, there is no law. Itong mga bagay na to hindi pinagbabawal. Kasi po, before yung mga verses na yan, ang nilista ni Paul, ang nilista po ni Paul, mga kasalanan. At yun, galit ang Panginoon dun. Pero dito, sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, hindi bawal yan kay God. Dapat nga, nakikita sa atin yan eh. At ito po ha, meron pa rin tayong mga kapatid. Naku, ito pala yung fruits of the Spirit. Ang gusto ko na fruits of the Spirit, love. Hindi po ito namimili kung anong fruit. Hindi po ito basket pag New Year. Ang kukunin nyo lang ubas. Hindi pwede. Isang buong ubas po ito lahat. Lahat ito magkakasama. So, ibig sabihin, pag filled tayo ng Holy Spirit, nakukuha natin ito lahat. Ngayon, totoo ba ito sa buhay natin? God specializes in using ordinary people to do extraordinary things. Hindi ko kaya yan, Brother Paul. Hindi ko kaya yan, Pastor Bong. Hindi ko kaya yan, Pastor Peter. Pero kaya mo through Christ who lives in you. Lord, hindi ko kaya mag-share ng gospel. Pero kaya ni Jesus who lives in you. Lord, hindi ko po kayang ibigay itong gospel. Ibibigay mo na lang. Bigay mo na. Di ba? Lord, hindi ko po kayang sundin. Pero tulungan niyo ako. Kasi si Lord, He empowers. He empowers. Kung kayo napapagod na kayo sa buhay Kristiyano, i-empower kayo ni Lord. Para makita si Kristo sa inyo. Para makita ang totoo yung power ng Lord sa atin. Ika-apat na punto po natin. Servant of God's people. Sa dami po ng pinag-usapan nating theology, simula chapter 1, hanggang ngayon, papunta na tayong chapter 16. Importante pong makita ninyo na ang hina-highlight ni Paul e serbisyo. Kasi pagkatapos niyong makuha lahat ng benefit, hindi pwedeng sa inyo lang yon. Para po yung drum ng tubig eh. Pag inigiban mo ng maraming tubig na puno mo yung drum, tapos nagstay lang doon, pagkatapos po ng isang taon, may kitikitin na doon. Hindi nyo na magagamit yun. Bakit? Kasi po yung bawat isinasalin, dapat umaapaw, umaagos sa iba. Kaya po tayo napupunta sa serving. Kasi kung buo po ito lahat, yung grace, yung truth ng gospel, yung power ng Panginoon, wala po kayong mapaglalagyan ng kabutihan ni Lord. Aapaw at aapaw po yan. Ang tanong, umaapaw ba si Lord sa buhay natin? Na-experience ba ng tao si Lord sa atin? Tingnan po ninyo ha. Ito pong example nito kanina binigay ni Pastor Ricky. Kilala nyo ba to? Sino po ito? Okay, hindi natin kilala. Ito po ang presidente ng Ukraine. Ito po si Zelensky. Hirap. Si Zelensky. Siya po, hulaan nyo kung anong trabaho niya bago siya naging presidente. Isa po siyang artista. At dito po, sa palabas na ito, parang teacher po siya dyan, tapos eventually naging presidente po siya. Akalain mo yung palabas niya, nagkatotoo. Naging presidente po siya, at ngayon po, siya po ang nagli-lead sa Ukraine.
sa kanila pong battles at war-torn yung lupaing yun. Tingnan nyo, anong pinanggalingan niya? At dito nga po sa Pilipinas, huwag na tayong tumingin sa malayo. Dito nga sa Pilipinas, yung action star, pwede magpresidente. Di ba? O yung basketball player, pwede maging senador. O, okay naman na. Di ba? Natatrabaho naman sila. Gumagana naman na. Minsan po kasi, iniisip natin, pag yung background ng tao, hindi natin gusto, magda-doubt tayo. Titignan natin, sasabihin natin, baka hindi niya kaya. Alam niyo po, si Paul ganun din. Si Paul ganun din. Hanggang sa ikamatay na po niya, ang dami pa rin taong nag-iisip na hindi siya totoong Kristiyano. Kasi kalaban siya eh. Ang daming tao nag-iisip ng masama sa kanya. Ayaw makinig sa kanya. Binabaliktad siya ng mga kalahi niya. Tapos yung mga hintil, galit din sa kanya. Walang peace. Pero tuloy-tuloy lang si Paul. Naglingkod lang po si Paul. Tingnan po ninyo. For this reason, I have often been prevented from coming from you, but now with no further place for me in these regions, dahil nga gusto pa niyang ipamahagi si Jesus sa iba. Dinala po niya talaga yung gospel sa lahat ng lugar na pwede niyang puntahan. So dito po sinasabi niya na gusto niyang pumunta ng Roma. At pupunta po siya ng Spain. Gusto sana niya dumaan muna ng Roma para makita sila. Pero ito po sabi niya, but now I am going to Jerusalem serving the saints. Ano pong sinasabi sa atin ito? Si Paul, na leader, si Paul, na pinakikinggan ng napakaraming tao, si Paul, na marami pong sinera ng gospel, maraming na bagong buhay. Si Paul po hanggang sa dulo ng kanyang buhay, naglilingkod sa Panginoon. Hindi po natatapos yung paglilingkod. Tingnan nyo, I'm going to Jerusalem, serving the saints. Bakit po? Kasi meron pong Gentile churches, Macedonia at Achaia, meron po silang donations para dun sa mga naghihirap na mga Kristiyano sa Jerusalem. At ang gusto pong gawin ni Paul, dalhin yung mga contributions na yon papunta sa kanila. Si Paul rin po, misyonaryo din yan. So kung saan lugar siya nagpupunta. The Gentiles have shared in their spiritual things. They are indebted to minister to them also in material things. Biruin po ninyo, willing tumulong itong mga simbahang ito dito sa isang simbahan, willing magtulungan. At si Paul, kahit po ang dami na niyang na-achieve, willing pa rin siya ang magdadala. Ako nang magdadala. At pag nadalaan ko kayo, when I have finished this, I put my seal on this fruit of theirs, I will go on by way of you to Spain. Pero inyo po, isipin niyo yung buhay ni Paul. Ah. Gusto niyang maglingkod. Grabe paglilingkod ni Paul. Tingnan po ninyo. Acts 11:29 to 30. Bagong Kristiyano lang po si Paul. Ano ang unang misyon ni Paul bukod sa pag-share ng gospel? Outreach. Tingnan po nyo, in proportion that any of the disciples had means, each of them determined to send a contribution to the relief of the brethren living in Judea. Dati nang may mga pangangailangan sa Judea. And this they did, sending it in charge of Barnabas and Saul, ito po yung dating pangalan ni Paul, to the elders. Ang trabaho po ni Paul dati ay magdala ng relief goods. Yan po siya. Kaya po, huwag kayong mahiya kung kukunyari, napakaliit na bagay lang nito. Ang nililid ko lang, apat. Huwag nyo ikahiya yun. Kasi yung apat na yun, pag nag-multiply sila, at pag mas maraming buhay ang nabago dahil sa kanila, yung apat na yun babalik sa'yo at sasabihin, salamat ha, hindi ka napagod sa akin. Ngayon, yung buong pamilya ko, Kristiyano na. Salamat ha, in-encourage mo ko. Huwag kayong madi-discourage kung konti lang yung napapala ninyo o konti lang yung palakpak na naririnig ninyo, konti lang yung appreciation na naririnig ninyo. Kasi dito sa lupa, hanggang palakpakan lang yan. Sa langit, corona yan. At yung corona sa langit, ilalatag natin sa paanan ni Jesus. Ako excited po akong makita ang Panginoong Hesukristo.
Hindi ko po alam kung anong corona magkakaroon ako sa langit o kung magkakaroon man ako ng corona. Pero kung anumang corona po yun, pag nakita ako sa aking mata si Jesus Christ, ilalatag ko po yun sa paanan niya. Kasi alam ko, lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ito para sa kaluwalhatian niya, hindi para sa sarili natin, hindi para sa pangalan natin, hindi para sa kabutihan natin, para sa Kanya ito lahat. Kaya wag ho kayong panghihinaan ng loob. Maglingkod tayo, ibuhos natin ang ating lahat na makakaya. Pakinggan po natin ang kwento ng isa po sa mga naglilingkod sa ating satellites, North EDSA, at kung paano binago ng Diyos ang kanyang buhay. Pakinggan po natin ang kwento ni Sir Adrian Camacho. Sir Adrian. Bilang pangalawa sa apat na magkakapatid na lalaki, lumaki akong maraming insecurities, palagi akong naghahanap ng atensyon at pangtanggap mula sa iba, at ginagawa ko ito sa pamamagitan ng pagiging competitive sa lahat ng maaaking ginagawa sa buhay. Gusto ko laging patunayan sa mga tao, lalo na sa aking mga magulang, that I was the best. Kung meron mang hindi magbibigay ng ganitong klaseng pagkakilala sa akin, madali para sa akin na magtampo at sumama ang loob sa mga taong ito. Ginusto ko talaga maging boss ng sarili kong buhay, kaya nung nagkaroon ng opportunity para mag-aral ako sa Canada, kinuha ko ito agad kasi sa palagay ko, malayo ako sa paggabay ng aking mga magulang. Doon ako natutong uminom at managarilyo nung 13 years old ako, at nagumpisa makipagtalik sa edad na 15 years old. Dito na unti-unting bumagsak ang buhay ko sa immoralidad at impurity. Kahit naging makamundo ang pamumuhay ko, sa tingin ko mabuti pa rin akong tao at hindi ko kailangan si God sa buhay ko. Itong self-confidence na ito ay bit-bit ko hanggang sa mag-college ako at makapag-umpisa ako ng construction business kasama ng aking mga kaibigan. Naging successful naman ito, pero lalo lamang lumala yung aking mga misbehaviors. Routine na para sa akin ang maglasing, mambabae, at i-discredit ang Bible. Mababa ang tingin ko sa mga taong hindi sang-ayon sa pamumuhay ko. Nagpatuloy ang ganitong klaseng pamumuhay ko hanggang sa mag-umpisa na ako magtrabaho at naikasal sa asawa kong si Tricia, na siya namang patuloy na nagsishare tungkol kay Jesus Christ sa akin noon. I was a Sunday Christian, madasalin paglinggo, pero lasinggero at adulterous pagdating sa ibang araw. Akala ko okay lang ang lahat nang biglang na bankrupt ang construction business namin. Halos 70 million ang naging utang namin. Kumalat pa ang chismis na nagnakaw ako sa kumpanya namin bilang ako ang CFO. Para talagang gumuho ang buhay ko. Napaisip ako, kasal ako kay Tricia na siguradong inis na inis sa akin. May 1-year-old akong anak na babae na hindi ko naman nakakasama. Wala na akong pera. Wala rin akong fallback. Magnanakaw ang tingin sa akin ng iba at milyon-milyon na utang ko. This was my lowest point. Wala na talaga akong lakas at pag-asa. Dito na nabanggit ng kapatid ni Tricia sa amin ang CCF. Naalala ko nung mga panahong iyak lang ako ng iyak kapag Sunday worship kasi gusto ko na talagang magtago sa lilim ni Lord. Ganun pa man, marami pa rin akong hindi naisuko sa Kanya. Dahil dito, I continue to make poor family decisions, mga desisyong naka-apekto na rin sa mga mahal ko sa buhay at kahit na nagsisimba ako tuwing linggo. Finally, one morning service in January 2008, I heard the gospel of grace once again. This time, naintindihan ko ng mabuti yung death at resurrection ni Jesus Christ para sa mga nagkasalang katulad ko. Doon ko sinuko ang buhay ko sa Kanya. Binigay ko pa nga ang lighter at sigarilyo ko kay Tricia pagtapos ng service kasi pagod na akong makipaglokohan sa sarili ko at sa mga tao at maging pati sa Diyos. Kinalaunan, nag-umpisa na rin akong magbasa ng Bible at makasanayan yung pagdarasal at pakikipag-usap sa Diyos. Tinigilan ko na rin maging alipin ang aking nakaraan and I started letting God define me. Binuksan ng Panginoon ang mga mata ko para ma-appreciate ko si Tricia. Madaming taon din siyang nagdusa dahil sa pamumuhay ko. Tricia, I love you.
Thank you for being so patient with me. Kahit na noong nasa wilderness pa kami, sa pagbabayad na utang namin, pagbebenta namin ng sasakyan at ilan sa mga alahas ng misis ko, hindi nagkulang ang Panginoon sa pag-provide para sa aming mga pangangailangan. May mga pagkakataon na ayoko sana magbayad ng tama. Pero pinaalala sa akin ni Lord ang Psalm 37 na nagsasabing, "The wicked borrows and does not pay back." Kumbinsido akong nangungusap si Lord sa salita niya. Kaya unti-unti sinikap kong mabayaran ang lahat ng mga utang namin na may galak sa puso. By God's grace, my last check payment cleared in 2017, so we are now officially debt-free. Praise God. God's grace and faithfulness encouraged us to further depend on God, who does not disappoint. Soon, my long desire for my family to have our own house happened miraculously. Binigay ito sa amin na libre, at nag-provide pa ang seller ng bahay at iba pang mahal sa buhay ng pondo para sa mga renovations. Noong 2020, kinailangang sumailalim ang pangalawa naming anak sa isang major spine surgery. Alam ko namang in control si Lord, pero nag-doubt pa rin ako. I was telling him, "Why us? We serve you diligently. Why can't it be someone else who can afford such a surgery?" The Lord graciously answered through our discipleship group, where both leader and co-members were praying for my family and gently rebuking me for blaming the Lord. Kahit sa dami ng pagkukulang at pagkakamali ko, God made my daughter's surgery successful. Mabilis din siyang naka-recover. On top of that, nabayaran ang lahat ng nagastos para sa operation. Praise God. From a Bible skeptic who would spread false truths, now a defender of the faith who teaches GLC, God truly gives grace and empowers His servants. From a passive Sunday churchgoer to someone actively serving in a family ministry of CCF North EDSA and leading several D groups, I became a minister of the gospel because of the Lord. But the Lord is not done yet. Ako po si Adrian Camacho, dating maraming kalokohan, pero ngayon, living a full life for the kingdom of God. All glory and honor to our living Savior, Jesus Christ. Isang buhay lamang po yan, si Sir Adrian. Hindi pa po dyan nagtatapos ang lahat. Sabi nga po natin, si Paul ay Exhibit A, patunay yung kanyang buhay para ipakita sa atin na kaya ni Lord magbago ng buhay. Pero tingnan niyo po ito, parang ganito ang mangyayari kapag tumawid na kayo ng Romans chapter 16. Parang ganito. Parang credits. Yung mga pangalan, biglang yun, ang dami nyo nang nakitang pangalan. Bakit kaya ganun? Bakit kaya tinapos ni Paul yung aklat ng Roma sa pagbanggit ng napakaraming mga pangalan? Alam nyo po, isa sa mga dahilang naiisip ko, para ipakita sa ating lahat na kung tototohanin nating isabuhay ang kanyang salita, kayang baguhin ng Panginoon ang takbo ng kwento ng buhay natin. Katulad po ng mga taong makikita ninyo. Katulad halimbawa ni Phoebe, isang servant of the church which is at Cenchrea, that you receive her in the Lord in a manner worthy of the saints. Yung saints po, hindi santo. Saints po ang tawag sa mga taong nagbigay ng kanilang buhay sa Panginoon. Kaya po yung kanta, "So when the saints go marching in," di ba? Saints po yun. Yun yung tawag sa kanila noong unang panahon. "In that you help her in whatever matter she may have need of you, for she herself has been a helper of many." Inihahabili niya si Phoebe na servant dahil siya po, si Phoebe mismo, ay nagsuserve din sa iba. Ibang klase, di ba? Si Prisca at saka si Aquila, kilala niyo po sila bilang si Priscilla at Aquila. Fellow workers in Christ Jesus. Pare-parehas po sila, sama-sama po nila sila ni Apostle Paul gumagawa ng tent. Para hindi sila manghihingi ng pera sa iba, magbebenta sila ng tent at yung kikitain nila, gagamitin nila in ministry. Ganyan pong klaseng workers yan. Binanggit po niya si Epenetus. Parang scientific, nahirapan ako. Si Epenetus, first convert of Christ from Asia. Diba? At ibig sabihin, para batiin siya ni Paul dito, meron siyang nagagawa. Yung ministry niya lumalago. Tingnan po ninyo, ang daming pangalan niyan. Mamili po kayo. Gusto niyo pangalan yung anak niyo kay Aristobulus?
O gusto niyo po pangalanan ng anak niyo na si Asyncritus? Oo, yung German Shepherd po ng tatay ko namin, ang pangalan ay Rufus. Ayan, si Rufus. Sabi po ng iba, si Rufus daw po ay anak ni Simon of Cyrene. Kilala niyo ba yon? Kilala niyo ba si Simon of Cyrene? Nung buhat-buhat po ng Panginoong Hesukristo yung krus at bumagsak po siya, isang tao po ang tinawag para buhatin yung krus kasama niya. Si Simon of Cyrene po yon. At yung kanya pong anak, posible na naging follower din ni Jesus. Diba? Si Hermes. Oh. Ngayon alam niyo na, is this a sign, Lord? Hindi, si Hermes na lang. O may Hermes din. O si Hunyas. Ano pa? Si Philolog. Ay, ito, pangalan niyo po sa anak niyo, Philologus. 'Di ba? Anong sense nito? Pag nakikita po niyo yung lahat ng pangalan na 'yan, they are all living apostles, epistles, living stories, living testaments of the grace of God, that the grace of God can indeed change lives. At ang dami po nila. Isipin po ninyo kung taga-Roma kayo, binabasa niyo yung sulat at nakikita niyo lahat ng pangalan na 'yan. Kung ako yun, at parang feeling ko wala pang pumupunta sa amin, kami lang ba ang Kristiyano sa mundo? Tapos nakita niyo yung sulat ni Paul, ang daming Kristiyanong nagdarasal din para sa inyo. Ang sarap ng buhay. Kasi ganun po ang buhay Kristiyano eh. Dugtong-dugtong ang bituka natin at lahat tayo nakadugtong sa iisang Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Diba? Tingnan niyo pa po, meron pa po tayong sinasabi dito, yung iban. Hindi lang po si Paul ang bumabati sa kanila, nag-shout out. May naki-shout out. Paul, pakibati naman din ako sa mga taga-Roma. Si Timothy. Kaya nakibati rin po si Timothy. Si Jason. Si Tertius. Kilala niyo po si Tertius? Si Tertius po ang nagsusulat ng Book of Romans. Naisip niyo po bang ang haba-haba ng sulat ng Romans? Hello, December na po, nasa Romans pa rin tayo. Isipin nyo na lang kung gano'ng kahirap para kay Paul na matanda na siya, magsusulat pa siya. Meron na siyang sekretary. At yon si Tertius. Biruin mo, nagsusulat ka lang sa dinidikta ni Paul. Ang alam mo, sinusulatan mo, Roma. Mga taga-Roma. Malay ba ni Tertius na darating ang panahong 2022 sa loob ng isang simbahan sa Pilipinas, eh makikilala yung pangalan niya at mababanggit siya ni Paul. Diba? Ano po pinapakita sa atin ito? Hindi po mahalaga kung malaking bagay o maliit na bagay ang ginagawa mo, basta ginagawa mo to para sa Panginoon. Magbubunga yan. Magbubunga yan, pagpapalain niya ni Lord, basta ginagawa mo para kay Lord. Basta binubuhos mo para sa Panginoon, magbubunga yan. At yung bungang yon ay hindi para sa'yo. Diba? Kasi kung ginagawa lang natin to para sa sarili natin, edi sana nag-vlog na lang tayo lahat. Edi sana nag-TikTok na lang tayo lahat at sumayaw tayo para sumikat tayong lahat. Eh hindi eh. Ginagawa natin ito for the honor, for the glory, for the praise of the King of Kings and the Lord of Lords. Si Erastus po, may Erastus inscription po. Si Erastus ay totoong tao. Siya po ay isang city treasurer. Maraming tao nagsasabi fake news. Pero nakita po ang pangalan ni Erastus doon po sa Greece. At meron pong na-discover na pangalan talaga, Erastus. He is a city treasurer. Ibig sabihin, kahit po kayo'y taga-gobyerno, basta kayo'y tapat, kaya nyo pong maglingkod ng tapat sa Panginoon, kaya nyo pong maglingkod ng tapat sa inyong bayan, kaya nyo pong maglingkod ng tapat para sa inyong pamilya, basta para sa Panginoon ginagawa, magbubunga. Yan po ang pangako. Meron lang po akong paalala bago tayo magtapos. Kasi si Paul po, sa gitna ng maraming pangalang nakita nyo kanina, may siningit siya.
At yung singit na yun, hindi yun baliwala lang, kaya kailangan nating bigyan tuunan ng pansin. Sabi po dito ni Paul sa verses 17 to 18, ito yung encouragement niya sa kanila. I urge you, brethren, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances. Keep your eye. Anong ibig sabihin? Bantayan nyo. Bantayan nyo yung mga kasama ninyo dyan na walang ginawa kundi manira ng kapwa at harangin yung pagkilos ng Panginoon. Kita nyo yung warning na yon? Di ba? Yung dissensions po, it separates people into pointless factions. Pinag-aawayan-awayan po nila kung anumang theology yung meron sila. Nag-aaway-away sila. O ngayon, walang nag-share ng gospel kahit sino sa kanila. Di ba? Nag-aaway-away sila. Ano ba ang baptism? Lulubog ba ako? O i-sprinklean ako? Nag-aaway-away. Ano ba ako? Calvinist ba ako? O Arminian ba ako? Eh, hindi naman yun binili ni Jesus eh. Hindi naman sinabi ni Jesus, you become a Calvinist. Di ba? Wala naman sinabi. Hindi nga sinabi ni Jesus na magpunta ka ng Christ Commission Fellowship eh. Pero may ibang simbahan, yun ang claim. Dito ka lang, ito lang ang maliligtas. Hindi. Mga kapatid, huwag na tayong mag-away-away. Ang sabi po ni Polo sa kanila, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you learned and turn away from them. Huwag na kayong makipag-ugnayan sa kanila. For such men are slaves. Alipin sila ng mga kung anumang pinaglalaban nila. Not of our Lord Christ, but of their own appetites. Para sa sarili lang yung ginagawa. And by their smooth and flattering speech, they deceive the hearts of the unsuspecting. Huwag sana tayong matisod. Anong panlaban natin dyan? Sabi po ni Paul sa verses 19 to 20, be wise. Alam niyo po ba yung be excellent pala? Yan. May kanta kasi dati, Romans 60:19 says, sorry, lumang Christian po kasi ako eh, baka bago lang po kayo. Be excellent on what is good and innocent of evil. May ganyan po. Galing pala yun dito sa Bible. Kinakanta ko lang bata ako. Be excellent on what is good. Tapos nung nakita ko po, ha? Bible verse pala yun. Ito yun eh. Be wise in what is good and innocent in what is evil. Kung magiging magaling tayo, maging magaling tayo sa kabutihan. Maging magaling tayo sa tama. Maging magaling tayo sa nakakaluwalhati, nakaka-glorify kay God. At maging inosente tayo sa kasalanan, sa mali, sa kahit anong karumihan. Tanggalin na natin yun sa ating mga katawan. At anong pangako? Verse 20, the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. The grace of our Lord Jesus be with you and also with you. Joke lang. The grace of our Lord Jesus be with you. Ano ang mag-empower sa atin para gawin ito? Babalik tayo sa grace ng Panginoon. Grace ng Panginoon, kaya kaya nating labanan lahat ng kasamaan, kaya nating tindigan kung ano man po yung tama dahil sa grace ni God sa atin. Kaya wag na wag po ninyong iti-take for granted yung grace. Napakahalaga po noon in the story of the Christian. Ngayon, sabi po dito, yan o, Romans 12, pinanggalingan po natin ito. Paano natin magagawa yun? Be transformed by the renewing of your mind. Tayo ba nagbabago na tayo ng isip natin? Nabago na ba natin yung takbo ng isip? Nabago na ba natin yung takbo ng puso natin? Na-align na ba natin yung sarili natin sa Diyos? Kasi para magawa natin lahat ng sinasabi dito sa series na ito, importante po mga kapatid, na talagang iisa tayo ng puso, iisa tayo ng isip, iisa tayo ng kilos sa Panginoon. Siya po ang kompas natin, siya po ang masusunod. Kaya po tinapos ni Pablo ang Romans chapter 16 sa isang doxology. Para po siyang nag-praise and worship mag-isa niya. Sabi niya, now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations,
leading to obedience of faith to the only wise God through Jesus Christ be the glory forever. Amen. At dyan po natapos ang aklat ng Romans. Gusto ko pong makita ninyo ang full picture ng Book of Romans sa mga verses na ito. Dahil dito sa mga verses na ito, makikita po ninyo ang sin and salvation. Yung kwento kung paano tayo maliligtas, yun po yung mystery which has been kept secret for long ages past. Paanong sosolusyonan ng Diyos ang kwentong kasalanan ng sanlibutan? Eh, lahat nga may kasalanan. Ni-reveal po yun through Jesus Christ that even in the midst of sin, we can have salvation through Christ. It is manifested and by the scriptures of the prophets according to the commandment of the eternal God. Sa pagsunod sa mga commandments niya, that is sanctification. Habang patuloy po kayong sumusunod kay Lord, habang patuloy niyo pong ino-offer ang buhay niyo kay Lord, habang patuloy po kayo nabubuhay para kay Lord, you are being sanctified. You are being set apart. You are being made holy. Has been made known to all the nations. Biruin niyo, hindi lang sa Israel. Aabot sa buong mundo. That's God's sovereignty. Na siya ang Diyos ng sanlibutan at hindi mo siya maikakahon sa isang bansa, sa isang simbahan o sa isang lugar. Leading to obedience of faith. Paano mo ba susundin yung faith? Magsaserve ka. Di ba? Maglilingkod ka sa iba. Paglilingkod mo ang Diyos habang naglilingkod ka sa iba. At lahat ng yan, uuwi kay Kristo. Sabi po sa verse 27, yan po ang ating memory verse. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. Napupunta nga ba kay Kristo ang glory? Mga kapatid, sa pagtatapos po natin, ibabalik ko ang kwento ng frame. Ano pong nakikita nyo sa frame pag buhay nyo ang tinignan? Nakikita bang buong-buo ang grace ng Panginoon? Nakikita bang buong-buo ang hope nyo sa Panginoon? Nakikita po ba ng mga tao sa paligid ninyo na you are able to love as Christ loved us? Kita po bang may pag-asa kayo? Kita po bang buo kayo in the Lord? Yan po ang tanong na kayo lamang po ang makakasagot. Why don't we close our eyes as we pray? Dalawang tao po ang pagdarasal ko ngayong araw na ito. Unahin po natin yung mga tao na kasama natin ngayon pero never pa po kayong nakasuko sa Panginoon. Never nyo pa po siyang tinawag na inyong personal Lord and Savior. Never nyo pa po talagang sinuko yung mga bagay na ginagawa nyo na alam nyong hindi kaaya-aya sa Kanya. Ngayon na po ang takdang panahon. Kumakatok po ang Panginoon sa inyong puso. Kung kayo po yun, at habang tayo lahat nakapikit na kayo ko, kinakausap ka ni Lord at sinasabing, anak, isuko mo ng buhay mo sa akin. Ako ang bahala sa iyo. At ngayon, nagdidesisyon ka na ibibigay mo talagang buhay mo kay Lord. Babaguhin mo na ang takbo ng kwento ng buhay mo. Pakitaas po ang kamay para mapagdasal ko po kayo. Huwag na ho kayong tumingin sa paligid. Wala hong tumitingin sa inyo. Hindi ho kayo inaaral. Pagdarasal ko lang po, nakikita ko po yung mga kamay na nakataas ngayon. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Sa taas po, mayroon pa po ba tayong mga tao? Ayan. Habang nakataas po inyong kamay, sabihin po niyo ito. Panginoon, ako po ay nagsisisi. Marami po ako nagawang pagkakamali. Pero Panginoon, tinatanggap ko yung regalo mong pagmamahal. Pinalaya mo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako ngayon makabangon, Panginoon. Kinikilala kita ngayon bilang aking Diyos at tunay na katagapagligtas. Manahan ka sa aking buhay, O Diyos. Jesus Christ, my Lord and Savior. I am yours and you are mine. Maraming salamat. Pwede niyo pong ibabahin yung mga kamay. Ang susunod ko pong pagdarasal ay yung mga taong matagal ng Kristiyano o talaga pong sumusunod na sa Panginoon. Pero sa ngayon, sa narinig mo ngayon, parang naisip mo, parang kulang pa yung binibigay ko para sa Panginoon. Ah. Parang may pwede pa akong itodo. Ah. Parang may pwede pa akong gawin para sa Diyos. Ah. Kung kayo po yun, mga kapatid, samahan po ninyo ako sa aking pagdarasal. Panginoon,
Kami po ay recipients lamang ng grasya mo, ng kabutihan mo, ng pagmamahal mo. Iniaangat po namin sa inyo ang aming buhay. Panginoon, baguhin po ninyo ang aming puso't isipan. Allow niyo po kami, Lord God, na talagang maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagbibitbit ng aming mga krus. Pagbibitbit ng pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo po kaming mas magliwanag pa at mas magbigay pag-asa pa sa iba. Dahil sa panahon na madilim, Panginoon, sa panahon na maraming problema, sa panahon na maraming pagsubok, ang dasal namin, Panginoon, makita ng tao sa amin ang buhay na siksik, liglig at umaapaw dahil sa presensya mo, kapangyarihan mo at pangako mo. Panginoon, kami ay iyo at ikaw ay amin. Isinusuko namin ang aming buhay, ang aming plano, ang aming taon sa inyo, O Diyos. Manahan po kayo sa aming mga buhay at makita nawa kayo ng iba sa amin. All these we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Magandang hapon, CCF family! Ako po si Ana Abadilla mula sa Big Singles Ministry. At ngayong hapon, ikasama natin si Paul De Vera upang sagutin ang ating mga katanungan para sa Sunday Fast Track. Magandang araw, Paul! So para sa ating unang tanong, so qualified pa din ba ako magpatotoo, mag-serve at mag-share ng gospel kung paulit-ulit naman akong nahuhulog sa kasalanan? Ayan, ako, napaka-meaty na tanong yan. Gusto lang nating sabihin no, na hindi po excuse na tayo'y nagkakamali or tayo'y nadadapa. Hindi siya excuse para hindi natin i-share yung gospel. Minsan nga po, dahil sa recognition natin that we are doing something wrong, it just goes to show na totoo po yung faith na meron tayo. Ngayon, hindi rin po sinabing pag naging Kristiyano ka, never ka nang madadapa. Yun po yung lagi niyong tatandaan, ha? Hindi po yun exemption na wala ka nang magiging pagkakamali. So lahat po tayo, posible pa rin magkamali, posible pa rin madapa, pero wala po kahit ano doon ang pwedeng gamiting excuse para hindi natin sabihin sa iba yung nagpabago sa atin. And that's the gospel. You point people to the gospel, you share Jesus, and even if you think meron kang mga pagkakamali sa buhay, sabihin mo kahit ako kapatid, binabago pa rin ako ng Panginoon at alam ko, He will also continue to work in your life. Yung ganong klase pong paglatag ng gospel will make it more realistic, di ba? At magbibigay mas lalo ng matinding pag-asa sa iba. Kasi nakikita niya, hindi ito perpektong tao, pero kumakapit ito sa Diyos. So tuloy lang, i-share mo lang ang gospel at hayaan mong baguhin ang gospel ang buhay mo. Yan, salamat for that, Paul. So para sa ating pangalawang katanungan, paano po maisasabay ang paglilingkod sa Diyos kung ako ay busy sa pamilya at trabaho? Naku. Sabi po sa Bible, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. At yung konteksto po ng verse na yun, konteksto ng paghihirap. Konteksto ng maraming problema, konteksto ng maraming kakapusan. Pwede nyo rin pong ikabit yun dito. Na sa dami ng inyong ginagawa, sa dami ng tungkulin, sa dami ng mga lahat, ministry man yan o pamilya, sa dami ng bigat na daladala natin, you can do it through Christ who strengthens you. Ngayon, kunyari po, busy kayo sa pamilya at trabaho, nakikita nilang joyful kayo, nakikita nilang buo pa rin yung espiritu sa inyo, mabait pa rin kayong tao, then you get to point people to Jesus. You get to point people to your real strength. Ang lakas na nagtatawid sa akin, kaya ako to nagagawa, Panginoon eh. At yun ay opportunity para ma-share mo si Jesus sa iba. So gawin mo lang yan knowing that God will sustain you and God will support you. Ayan. So para sa ating huling tanong, Paul, sa panahon kung saan lahat ng tao ay online at digital, epektibo pa rin po ba ang mga gospel tracts? So ano po ang epektibong paraan sa panahon ngayon upang kami ay makapag-share ng gospel? Gospel tracts o kahit ano pa mang tracts yan o card lang yan o mga notes lang na maliliit, kahit ano pa yan, ang pinaka-effective po
na paraan para ma-share ang gospel, eh kayo. Yung mismong taong nagdadala ng mabuting balita. Yung atin pong daladala, hindi lamang gospel tract eh. Daladala po natin yung buhay natin at dapat nakikita si Kristo sa buhay natin. So kahit anong ganda po ng material na gagamitin ninyo, kung hindi nakikita si Jesus sa life ninyo, hindi magiging effective yan. But if your life really reflects the grace of God, the power of God, the support of the Spirit, talaga pong kahit ano pang gamitin mong tool, mabibigay mo, ma-share mo si Jesus sa iba. So, tandaan nyo, kailangan aligned ang puso nyo sa Kanya at totoo ang relasyon mo sa Panginoon. By doing that, kahit ano pang tool ang gamitin mo, Jesus will always show up in the conversations, in the sharings that you have, because He is with you and He is for you. Yan, ang ganda. So maraming salamat, Paul, sa pagsagot sa aming mga katanungan. So pero bago tayo magtapos, iniimbitahan ko po ang mga singles to join us in Big Fridays tuwing Biyernes 7:30 PM dito sa CCF Center, or follow us in our Facebook page and YouTube channel for other updates. So and that's it for Sunday Fast Track. Paalam and God bless.